Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang pagpapatuloy ng ating kwentong Pinamagatang Takot o Pag-ibig. Natanawan ni Monique si Nathan kanina pa, at hindi na niya ito hiniwalayan ng kanyang mga mata. Hangang-hanga talaga siya kay Nathan. Lalo na palang napakagwapo nito kapag naka-formal attire ito. Hindi niya magawang ibaling ang kanyang mga mata sa iba. Napansin niyang palinga-linga ito at pasimpleng humiwalay sa karamihan. Pagkuway nagtungo ito sa backdoor. Nagkakagulo pa rin ang lahat ng bisita, kaya walang nakapansin kay Nathan nang pumasok ito sa loob ng ancestral house. Malaya siyang nakapunta sa kinaroroonan ng opisina na sa palagay niya ay nandoon nakalagay ang titulo nila. Bago isagawa ang balak, ay pinag-aralan niyang mabuti kung paano mag-distrong ka ng iba't ibang uri ng mga lock. Kaya nang makapasok siya sa opisina, ay madali niyang nabuksan ang mga drawers at filing cabinet na posibleng kinalalagayan ng pakay niyang binata. Hindi nagtagal ay natagpuan na niya ang pakay niya sa filing cabinet na nasa sapantahan niya ay private records ng mag-asawa ang laman. Nang makuha niya ang titulo ng kanilang lupain ay maingat niyang ibinalik sa dating ayos ang filing cabinet na pinagkunan niyon. Halos hindi humihingang nilisan niya ang lugar na iyon. Matapos itago sa loob ng jacket ang pakay na dokumento. Kasalukuyan, sina Monique na nag-uusap at ang kanyang mga kaibigan nang sumpungin siya ng tawag ng kalikasan. Napaka-wrong timing naman ito. Sandali lang mga bestie ah. I'll be back. Magtutrono muna ako. Pagdadahilan ni Monique. Nakikiayon ang pagkakataon. Kung naroroon rin si Nathan, dahil sa tawag ng kalikasan ay solong-solo nila ang buong kabayan dahil halos abala ang lahat sa labas ng bahay. Sige, bilisan mo ha Monique, at may maganda itong pag-uusapan natin. Anip Pat. Yes naman. Bit-bit ang laylayan ng kanyang gown at sa backdoor na siya dumaan para shortcut sa kubeta. Mabilis niyang naidaos ang pagbabawas. Paglabas niya ng banyo ay nakahanda na niyang hanapin si Nathan pero nakarinig siya ng tila nabasag na bagay. Ano yun? Hinanap niya ang pinanggagalingan ng ingay at napadako sa porch na nakuugnay sa sala at sa main office ng ancestral house. Natawag ang pansin niya ng pagkakalaglag ng isang glass candle holder na nakalagay sa bungad ng pasilyong iyon. Bakit ito nabasag? May iba pa atang taong nakapasok dito bukod kay Nathan. Dinampot niya ang nabasag na holder at nagpalingalinga. Nagpasiya siyang silipin ang mga sulok ng bahay. Baka nga may nakapasok sa lugar na iyon at wala silang lahat kaalam-alam. Pero wala naman siyang nakitang kung sino paman. Aalis na sana siya ng lugar na iyon nang napansin niyang nakabukas ang main door ng opisina. Ha? Paanong nangyari yun? Pagtatakang tanong ni Monique sa kanyang sarili. Sadyang lalapit na siya sa nasabing pinto,
pero dalawang matitipunong bisig ang yumakap sa kanya. Isang patalim ang itinutok sa kanyang leeg at ang isang kamay naman ay nasa kanyang bibig. Huwag kang magkakamaling magsumbong sa mga nakita mo kung gusto mong humaba pa ang buhay mo. Babala ng isang tinig na nanggagaling sa ilong. Oo, promise. Huwag mo akong sasaktan. Nangingiyak na sabi ni Monique. Sige, papakawalan kita. Pero huwag kang lilingon hanggang hindi ako nakakaalis. Oo, please lang. Huwag na huwag mo lang akong papatayin. Hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend eh. Pagmamakaawang sabi ni Monique. Lumuwag ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Pero hindi niya sinunod ang bili nito. Lumingon siya at napatda nang makita ang mukha ng lalaking iyon. Ikaw? Nauutal na bunsol niya sa lalaki. Nanlaki ang mga mata nito. Wari ay naalarma dahil sa nakilala niya ito. Pero sa halip na balikan siya, ay mabilis na umalis na ito. Naiwanan siyang shock na shock at takot na takot. Ang tagal niyang natuod sa kinatatayuan niya. Nang makabawi ng wisyo, ay nagmamadaling umalis na rin sa lugar na iyon. Bakit ang tagal mo, Monique? Ang dami mong namiss na kwento. Ani Helen. Wala. Halata pa rin ang kaba sa mukha ng dalaga. Anong wala? Bakit parang namumutla ka? Tanong na manipat. Ano kasi? Ang sakit ng tiyan ko kanina. Akala ko hindi na ako makakalabas. At malalabas ko na lahat ng intestines ko. Pagsisinungaling niya sa kanyang mga kaibigan. Okay ka na ba? Oo, okay na. Ngumiting pilit na sagot ni Monique. Subalit na natili na siyang tahimik hanggang sa matapos ang usapang iyon. Parang nakikita-kita pa niya ang mukha ng lalaking iyon habang nakatingin sa kanya hanggang sa tumakas na sa kanyang harapan. Nakakapanibago ka talaga. Ano bang nangyari? Tanong naman ni Claire. Okay lang ako. Huwag nyo na lang akong pansinin. Hanggang sa matapos ang pag-uusap na iyon at mawala na ang lahat ng mga bisita, ay nanatili lang siyang tahimik. Maging nang magpaalam ang mga newlyweds sa kanila for their honeymoon sa Hong Kong, ay pasimpleng yakap at halik lang ang ibinigay niya kay Claire. Bakit ba para kang napipi? Nakakapanibago naman ikaw. Pangungulit na sabi ni Pat. Oo nga, para kang nakasiver ang bibig. Ano ka ba? Hindi kami sanay na makita kang ganyan. Sabi naman ni Helen. Sabi nang wala to eh. Epekto lang ito ng sobrang kabusugan. Ani Monique. Siya ay aalis na ako, mga kababayan at kaibigan. Pagbalik ko, ay may pasalubong kayo sa akin. Teka, ano nga palang gusto niyong pasalubong para hindi na ako mahirapang mag-isip? Pamamaalam ni Claire. Sa akin ay pwede na ang ternong bag at sapatos. Sabi naman ni Helen. Ako naman, gusto ko lang ng incheek na malaki ang mata. Joke lang. Kahit ano, basta galing sa'yo. Sabi naman ni Pat na tila nag-isip pa.
Eh ikaw? Tsaka, bakit ba ang lungkot-lungkot mo ngayon? Dahil ba sa aalis na ako kaya ka ganyan? Tanong ni Claire kay Monique. Tumango naman si Monique, pero alam naman ni Claire na nagsisinungaling lamang siya. Iba ang dahilang bumabagabag sa kanya ngayon. Kung dati ay paghanga ang nararamdaman niya kay Nathan, ngayon naman ay may kasama na iyong takot. Nagtatalo pa man din ang kalooban niya kung magsusumbong ba siya kay na Tita Amy. Pero nag-aalala rin pa siya kay Nathan. Baka naman mapahamak ito kapag ginawa niya iyon. Araw ng Lunes. Nagkagulo ang lahat sa Ancestral House. Natuklasan na ang pagkawasak ng pinto ng opisina at ang pagkakaransak ng lugar na iyon. Walang nawalang pera o anumang mahalagang bagay, pero mukhang naghalugog ang intruder dito. Wika ng senyora. Pero ano namang motibo niya, mahal? Tanong naman ni Senyor Joaquin. Hindi ko alam, Joaquin. Naguguluhan na nga ako eh. Sagot ng senyora sa asawa niya. Mabuti pa ipaalam na natin ito sa mga pulis. Ani Senyor Joaquin. Nanlaki ang mga mata ni Monique sa naging desisyon ng senyora. Naku, wag po. Hindi nag-iisip na react ni Monique na labis na ipinagtaka ng mag-asawa. Bakit naman wag, Monique? Baka mamaya ibalikan tayo ng magnanakaw na iyon. Kasi po, baka lalo tayong balikan kung magsusumbong tayo. Ano po pang nawala? Tanong niya sa mag-asawa. Kung sa bagay, wala akong nakitang nawala. Naka-intact ang mga gamit dito, bagamat naggulo ang ibang files. Ano nga kaya ang mabuting gawin? Ani ng senyora. Gulong-gulo ang lahat kung paano makakakuha ng lead ang mga ito. Halimbawa ay mga fingerprints na nagtuturo sa may kasalanan. Na-alarma siya sa katotohanan iyon. Bago tayo gumawa ng kaukulang hakbang, ay kailangan muna nating malaman kung ano ang tunay na motibo ng may pakananang lahat ng ito. Pagkuwayuwi ka ni Senyora Amy para siyang nabunutan ng tinik. At least ay walang puwersa sa tinig ng senyora. Wala ba talagang nagkita sa inyo kung may nakapasok dito ang ibang tao? Tanong ni Senyor Joaquin. Ang lahat ng nandoon ay nagsabing wala silang nakita. Gusto niyang makonsensya at magsabi ng katotohanan. Pero nanaig ang kanyang takot. At hindi lang iyon ang dahilan. Na-ziplock ang kanyang bibig. Not only because of fear, but also because na-attract na din siya kay Nathan. Hindi niya ma-imagine na mapapahamak ang lalaking lihim na hinahangaan. Ano kaya ang kahihinat na ni Nathan kapag nalamang siya ang may kagagawan ng lahat ng mga pangyayari sa opisina ni Senyor Joaquin at Senyora Amy? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell for more updates.